our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Hindi niya naman ito program, no? Iniwanan kayo ng nakaraang administration ng ganitong problema. Ngayon, yung mga teachers talaga natin ay talagang problematic dito. Sobrang pahirap itong matatag curriculum, sabi nila, Mr. Chair. Ito na nga. Ito na nga, mga kababayan. Grabe pala ito talaga si Sara. Kita niyo, mga kababayan, no? Abay, paunti-unti nang naglalabas siya ng kanyang mga, ha? Mga kabulukan. Abay, paano ba naman ito? Ha? Paano manunungkulan sa DepEd? Ay lumabas ang lahat ng alin, ng mga kahinaan at ano ba, nagtatrabaho ba talaga? Ito ang hirap pagka hindi hands-on ang namumuno, mga kababayan. Tulad ni Sara, kita nyo. Ha? Tulad ng isang kumpanya. Pagka hindi ikaw yung hands-on na nando doon, na ikaw yung nagmamando, mga kababayan, ganyan ang mangyayari. Tulad na nangyari dyan sa DepEd, kita nyo. O ano sabi ni, ano, ni, Secretary Angara ngayon, naku, grabe daming problema. Ang daming problema! Biro mo yan, daming mga, ano, mga gamit pang na-stock. Abay, panahon pa ng tatay niya, naka-stock na doon. Hindi man lang inayos. Hindi man lang inayos, mga kababayan. Ha? Ay, naku. Eh, paano ba naman kasi? Sabi ko naman sa inyo, si Sara, niloklok nyo para paglingkuran. Hindi para paglingkuran tayo. Yun yung mga kababayan eh. Baliktad yung kay Sara eh. Eh pero yun yung pwede naman palang walang confidential fund ang DepEd. Abay, bakit si Sara pinagpipilitan? Diba? Bakit pinagpipilitan ni Sara ang confidential fund? Ay, grabe. Kawawa naman siyang gara ngayon, oh. O, sige. Tuloy natin to, ha? Oo, ito na. Pasok, ang gara. Ano na nangyari? Po yung question, kung alam ba namin yung details ng pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Hindi nga sila part kasi panahon pa ni Sara yun. Naungkat sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2025 proposed budget ng Department of Education ang para sana sa confidential funds ng kagawaran noong taong 2023. 150 million pesos ang nakalaang confidential funds sa DepEd sa ilalim ng dating kalihim nitong si Vice President Sara Duterte. Alaka, 150 daw oh! Pero alam niyo mga kababayan ha, oo. Si Bakyan. Ayon kay DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla, wala itong detalye kung paano ginamit ang pondo. So, ako, yan na nga ba mga kababayan eh? Walang detalye. Eh, di ba natalakay natin kagabi, ano? Abay, walang detalye kung paano ginastos ang alin. Ang milyon-milyong, ano, confidential fund ni Sara. Oh, di ba? Eh, paano ngayon yan? Oh, ganun-ganun na lang ba yun? Eh, wala talaga. Eh, sabi ko nga, ulitin ko. Ang gusto ni Sara, siya ang pinaglilingkuran. Inaalayan ng alin? Public funds. Pera ng gobyerno. Pera ng taong bayan. Dapat, oo, ganon kay Sara. Pag nagbigay kayo ng pera, walang tanong. Walang tanong-tanong. Ganon. Gawin yung reyna, prinsesa. Ganon eh. Oh, sige, tuloy. What I can share is from the finance, we have released three quarters, that's 112.5 million. It has been recorded as liquidated because we were given a copy of the cover letter only of the liquidation. Para sa uling bahagi ng 2023, hindi na ginamit ng DepEd ang natitirang confidential funds. Alaka! Hindi na daw ginamit oh, eh nasaan? Maging si Education Secretary Sunny Angara, tinanong kung magre-request pa ba ito ng confidential funds para sa 2025. Ngunit ayon sa bagong kalihim ng edukasyon, hindi na nila ito kinakailangan. Ay, hindi na kailangan pala? Pwede naman pala na ano, na walang confidential fund. Eh bakit itong si Fiona, si Pusit, eh bakit pinipilit kailangan ano, may confidential fund? Pinipilit niya yun, confidential fund. Sigaw na sigaw, oh, ayun, napahamak dahil sa confidential fund. Bakit? Eh, nung tinanggalan, ano, nagalit yung tataya eh.
Sabi ng tatay, ah, bakit ganyan ginagawa nyo? Kung ganyan ang ginagawa nyo, tatanggalin nyo confidential pananak ko. Gera na to. O, oh, diba? Nakipag-gera sila. Dahil sa confidential panalintik na yan. O, oh, imbis na ano, maging tahimik ang bayan, imbis na tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno, ano nangyari? Abay, nandi dito. Abay, nanghihila pababa ang mga Duterte. Hinihila ng hinihila pababa ang mga, ang ano eh, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Eh, paano tayo unlad ng mabilis neto? Paano tayo makakabayad ng mga inutang ni Duterte? Nang mabilis, kung nandiyan dyan sila, pasabit-sabit, pasaway-saway. Diba? Okay lang magsasaway, magsasayaw eh. Huwag lang magpapasaway. Diba mga kababayan? Eh ang kaso nga mga kababayan, ang ginagawa nila, inaaraw-araw na eh. At nagre-recruit pa sila. Kayo naman mga Duterte, kung galit kayo sa gobyerno, abay huwag na kayong mag-recruit. Ano? Membro na ba kayo ng networking? Abay lahat eh. Ay balita ko nga eh. Ha? O si Bato? O, naghahanap na ng mga vlogger eh. Ha? Ah, nagre-recruit pa kayo eh. Abay, sino sasama sa inyong vlogger na matinong tulad ko? Wala. Hindi sasama sa inyo yung mga yan. Wala na. Eh, ano? Ang gusto ba nilang mangyari eh? Kumampi sa kadiliman itong mga kapatid nating kabaro nating vlogger? Ang anak ng tinapa. Abay, lahat ni-recruit na nila eh. Kanya-kanya silang rekrutan. Si Maharlika, matapos ano, inisnap ng mga kakamping at dilawan. Abay, ang nire-recruit ngayon, simbahan. Nanalaos na, nawala na yung nilabas niyang ano, kop-kop na ano, na star witness daw nila. Sakit sa ulo, di ba? Sakit sa ulo rin ni Maharlika eh. O, pero ano, no? Wala na. Walay na. Mukhang hindi na kumikikig. Kung dati mga kababayan, eh, umaga, hapon, magdamag, nagla-live. Abay, ngayon, wala na. Boss Mike! Boss Mike! Severa!